Isang napakalayong paglalakbay, muli ang aming gagawin ng PBTM. Sa mahabang ilog na ito, tatahakin namin ang isang sitio na kung tawagin ay Sitio Pogi. Mayroon daw 30 pamilya na nakatira doon na bihira lamang ding mapuntahan dahil sa hirap ng daan. 2 oras daw ang aming lalakbayin. Malayo kung iisipin. Pero aming kakayanin, makarating lamang kami ng ligtas doon. Kailangan daw naming magmadali upang hindi kami abutan ng ulan mamayang hapon. Dahil kapag bumuhos ang ulan, lalaki ang tubig sa ilog at mahihirapan kaming makabalik agad. Hindi rin kasi possible na madaanan ang mga bundok dahil wala pa itong daanan. Kaya't sa ilog na lamang kami daraan. Mas mabilis kung babaybayin namin ang mga bundok nang wala pa kaming siguradong daan na madadaanan. Ang bawat isa ay naglalakas loob. Ang bawat isa ay kumakapit sa isa't isa para hindi kami makaramdam ng pagod. Ulit-ulit na pagtawid. Ito yung higit na nakakapagod. 21 tawid ang kailangan namin gawin. Sa ngayon ay nasa 10 na kaming tawid at mayroon pa kaming bubuuing 11. Salamat, laging nandiyan ka, ikaw ang hero na biyahero. Handang sumagip at tulungan ng mga tao. Sana di ka magbago, ikaw ang aming hero. Sa'yo ay may pagkasa, ikaw ang pugong biyahero. Kailangan nandiyan sa oras na kailangan. Kahit ganong kalayo ay handa mong puntahan. Sana di ka mapagod at lagi kang gabayan. At marami pang mga tao ang iyong matulungan. Talaga namang nakakatuwa, isang biyahero na handang tumulong sa mga kapwa. Kahit pamalayo ang mga lugar, di magdadalawang isip na kanyang puntahan. Makatulong sa kapwa ang laging misyon, ang gawain ng iba kanyang inobligasyon. Di inisip kahit na anong maging panahon, umaraw man o umulan hanggang tumulong ngayon. Mga hirap na pamilya at iniwan ng asawa, kanyang tinulungan at binigyan ng suporta.
mga binhaan at mga nabagyo. Nag-abot ng konting tulong para po sa inyo, mga batang lansangan kapag nadaanan. Bibigyan ng pagkain na mapagsasaluhan. Pugong biyahero, sana di ka magsawa. Sana marami pa na matulungan na kapwa. Salamat, laging nandiyan ka, ikaw ang hero na biyahero. Hanggang sumagir, patulungan ng mga tao. Sana di ka magbago, ikaw ang aming hero. Sa'yo ay may pag-asa, ikaw ang pugong biyahero. Ika'y laging nandiyan sa oras na kailangan. Kahit gano'ng kalayo ay handa mong puntahan. Ito po yung rason, mga kababayan, kung bakit kami walang dalang kung sa yung biscuit na yun. Galing po yun doon sa sitio na sinabong. Nagdala kami ng biscuit para kahit paano may madala kami. Kaya sa hirap po ng dadaanan namin, so isang oras na po kami naglaman. So mahirap magdala dito ng mga grocery o bigas. Meron daw kong tindahan doon. So at least, kung ano man po yung maitulong natin, doon na lang nila. Okay. Natapos na ang isang oras at hindi pa rin namin nararating ang Sitio Kapuki. At isang oras pa ang aming tatahakin. Sandaling magpapahinga para makabawi kami ng lakas. Mabuti at mayroon kaming dalang mga biskit. Alam kong ramdam na rin ang pagod ng bawat isa. Kailangan naming magtulungan at hindi sumuko para makarating kami doon. Magkukulitan, magtatawanan para hindi namin maramdaman ang pagod. Ah, si Kuya dati yung bagay ito. Isang oras na lamang ang aming bubuuin at makakarating na rin kami. Malapit na? Oh. Ilan na lang? Sige. Ilan na lang. So yun, mga malapit na daw po kami, sabi ni Kuya, nagsama po sa amin. Isang ikot na lang daw po, mararating na natin yung Sitio Kapuki. Isang oras na po kami naglakad. Actually, mahigit na, no? Sobra mahigit na. Oras na? Sobra na? Sobra isang na. Oras na. Anong oras na? Malapit na. Dalawang oras na. Ilang oras? Anong oras na ngayon? Kasi umalis tayo ng 10:30. Ngayon? 11:30 yan, alas 12:00. Oh, sobra isang oras na po pala kami naglalakad. Anyway, malapit na daw po kami. So, diretsuhin na natin to para isang pahinga na lang tayo. Doon na lang tayo magpapahinga at doon na lang din tayo kakain. Let's go. Look na lang ang rice cooker. At sa wakas,
Sa mahabang paglalakbay na yon, narating din namin ang sitio Kapogi. Tahimik ang kanilang lugar, ang mga bata, ang kanilang laruan, ang kawayan na may pagulong sa unahan. Mga nakangiti, ang lahat ng mga tao rito ay mga katutubo. Mayroon silang maliit na eskwelahan at isang guro lamang ang bumibisita at nagtuturo sa mga ito na mahirap din ang ginagawa niyang paglalakbay para lamang magawa ang pagtuturo at magdala ng edukasyon sa mga batang katutubo sa bundok. 8 ilog ang kanyang tatawirin. Maglalakbay ng mahigit 2 oras. Siya po si Teacher Rica, ang buwis buhay na guro na tumatawid ng ilog. Saludo po kami sa sakripisyo nyo at kabutihan. Maraming maraming salamat po. Sa pagpunta namin dito ay minabuti naming alamin muna ang katayuan ng mga taong nakatira dito para sa muli naming pagbabalik mapaghahandaan ang lahat ng aming kakailanganing dalhin sa kanilang sitio, lalo na yung mga batang estudyante na mga wala pang mga gamit sa kanilang pag-aaral. Isa ito sa mga pamilya na aming pinuntahan dito. Ang bahay nila na dahon-dahon. 2 silang magkapatid na nakatira sa kanilang bahay. Ang isa ay kakapanganak pa lamang. At ang isa naman ay buntis. Nasunugan daw sila ng bahay. Kaya nagsisiksikan silang 2 sa maliit na bahay kupong ito. Kaya't hindi na kami nag-atubili na sila ay matulungan. Wow. Ang ganda po ng bahay nila, malamig. Magkapatid kayo? Tika. Okay. Sige. Magkapatid. Okay. Anong pangalan mo, ate? Tangaran na. Adora. Huh? Adora? Ikaw? Uray. Uray? Anak ni mo? Anak na siya. Anak na. Maputi yung bata, oh. Buntis pa si ate. Pila ka bulan na? Piyong bulan siya sa kwan. Gatak na. Utena. Hindi raw niya alam. Alay, Diyos ko po. Hindi niya alam. So, paano pag manganganak ka na? Nasakit na lang ang tiyan. Antayin na lang masakit ang tiyan. Antayin na lang sumakit ang tiyan bago manganak. Ikaw naman, may baby ka. Anak na siya ka? Pila kasi man ha? Daro. 2 linggo pa daw. Kapapanganak mo pa lang. Pwede makita, ate. Grabe, kulong na kulong ang bata. Nakatago sa isang duya nila. Hindi ba siya nasusupukit dyan? Hindi ba siya na ano?
buot. Hindi naman. Ganon kasi yung mga doyana namin sa trim. Oo, talagang napapansin ko talaga sa kanila mga kabayan. Pag sila naglagay ng mga duyan, cover na cover yan. Oh. Grabe no. Tagong-tago po yung bata. Tulog. Kumusta ang kabuhayan niya dito? Kumusta pa rin ang buhay niya? Kumusta ka kaimtang niyo kay pagkuan niyo kay? Ha? Naya siguro sila. Okay lang kayo? Bakit kayo dalawa dito? Dalawa pamilya? Ah, dalawa daw po silang nakatira dito. Bakit? Nasan inyong balay? Hindi, balay niyo. Hmm, yung nasunog pala yung bahay nila. Oh, andyan. Nasunog. Dalawa ang nasunog na bahay. Dalawa! Kasi magkadikit siguro, kaya nasunog na din. Ito bago lang. Bago lang yung balay. Asan yung mong kwan, asawa? Hindi kasawan. Hindi ito mambago lang. Dito daw sa mambago. Okay. Kumain na ba kayo? Naniwto ko. Ganda ko. Tapos na daw kanina lang. Ah, tapos na silang kumain. Okay, sige. Oh. Meron lang kami ibibigay na tulong para sa inyo, ha? So, lahat kasi ng mga tao dito, mga kababayan, kahit na nakita natin ng mga sin ngayong mga bahay, pero lahat ng yun ay mahirap. No, lahat sila ay hirap sa buhay. Lahat sila rito ay hikahos. Dalawa kayo dito? Dalawa niyo kayo, no? Pamilya. Okay. Ibigyan natin sila ng tulong. Okay. Oh, ito para sa'yo, Kuwari. Ito para sa'yo. Tapos, puntahan natin na yung mga iba pa para matulungan po din natin. Thank you, ha? Ingatan ang baby. Ha? Kabalo mo, pila to? Kabalo pila sa'yo. Kabalo pila? Pila. Kinintos. Oh, 500. Kabalo. Okay. Sige, kawas na mi, ha? Sige. So para makatulong din tayo sa iba pa dito. So bigyan na lang din natin sila, no? Para kahit paano makatulong tayo. Ito binigyan lang natin kasi yung isa buntis, tapos yung isa ay kapapanganak po lamang. Sige. Cut. Silang lahat ay umaasa na mabibigyan ng tulong. Ang mga taong ito na simpleng namumuhay sa kanilang lugar. Hindi man namin sila tanungin, alam na namin kung kaano kahirap ang buhay nila dito sa bundok. Pagkaman mapapansin mo sa kanilang mga bahay na yero na ang kanilang bubong, iyan ay mga tulong lang din sa kanila. Pon, at yun nga, nandito kami ngayon sa sitio Kapogi. Oh. Bakit pala Kapogi ang tawag sa sitio nyo? Ah, okay. Bagay mga pogi nga sila. Nasaan po yung sitio kagandahan? Doon sa kabila. Ah, sa kabila. Okay. Ang sitio Kapugian. So lahat sila mga pogi. Taas ang mga kamay na mga pogi. Ay, ba't babae pogi? Hindi, okay. So sila po ay meron po silang 30 pamilya o household na naririto. So ang gagawin natin para makatulong po tayo sa kanila, dahil ito pong lugar po nila ay talagang walang communication, walang internet dito. Kumbaga napaka-isolated din ang lugar. So meron lang sila dito ay, meron bang Marites dito? Doon ba Marites ka, himantayan ba? Sige, istorya. Kagingot to bitong, sige, chismis.
Okay. Buti pa dito walang Marites. Oh. Ayan. Tahimik po yung kanilang sitio. Okay. Magtitinkyo lang po muna tayo, syempre, sa ating mga sponsor. Okay. Thank you lang tayo, ha? Thank you po kay Papa Kondring at Mama Idel na nagbigay ng 5,518. Maribic de la Cruz, 1,668 for Katutubo. Ate LV, 2,000. Jeffrey Cueto, 5,663. Rachel, 2,000. At Tita Carmencita Costudio, 5,500. Nerissa Cortas, 1,000 pesos. Ayan. Kaya ang total po nito ay 21,349. So, ipamimigay po natin ito sa kanila kasi ito naman po ay tulong ng sponsor natin. So, ibigay po natin itong lahat para po sa mga kababayan natin Katutubo na naririto. Okay. Si Nanay may tungkod. May tungkod si Nanay. Auntie El ni Nanay. Ha? Oh, polio. Ang iba walang tsinelas. Okay. Sino nag-aaral ang anak? Sino nag-eskwela ang mga eskwela anak? Nag-eskwela ang mga bata. Taas ka, balad. Ayan, very good. Nag-eskwela ang mga bata. Yung mga bata po nasa kabilang side. Okay, sige. Balay sapi! Waro sapi na yun. Waro sapi! Gusto nyo magkasapi? Okay, ako rin gusto ko magkasapi. Sa Tagalog kasi, alam nyo ba sa Tagalog, ang salitang sapi ay sinapian ng masamang espiritu, yung ganyan, ang sapi. Oh, para lang may matutunan silang bagong salita. No? Ang sapi sa kanilang mga kababayan ay pera. Oh. Pila edad mo, Day? Ah, pila edad mo, Day? Pilang edad, no? Di nakabalo? Nagminyo na ka? Pila imong anak? Isa? Bata pa to siguro murang 14 o 15. Okay lang. Minabuti po namin na sila ay palinyahin dito upang hindi po maging magulo. Sa 30 tahanan naririto, mayroon din po dito mga senior na mabibigyan din po natin. At ayon po sa mga dato o sa purok leader na naririto, mas maigi na sila po ay nakalinya upang hindi po maging magulo at maging maayos ang aming pamamigay. At ito rin po ang nakasanayan na mga taong naririto kapag may mga taong bibisita po sa kanila. Paunang tulong na tigpa 500 ang bawat isa na galing sa ating mga sponsor. At sa pagbabalik po namin, ang Pugong Biyahero Team ay magbibigay ng karagdagang tulong sa kanila. Base po ito sa aming napag-aralan at na pagkasunduan na dadalhin sa kanila. Ito po ay dahil sa mahirap na daanan na aming tatahakin sa aming pagbabalik. Pero hindi namin yun aatrasan para lamang makatulong sa kanilang lugar. Mayroon naman pong tindahan sila na mabibilhan dito at may nagsusupply ng mga ilang pagkain na nadadala pagamat mahirap ang dinaraanan. Malaking tulong din ito sa mga maliliit na negosyo ng mga Katutubo na naghahanap buhay para nang sa ganun, mabuhay, madagdagan ang kita, at ang lahat ng mga naririto ay may mapagkukunan na sa tuwing kailangan nila ay mayroon silang mabibilhan. German. Isa, isa. Oh, ito po. Salamat. O sino pa? Isa pa? Halika po, Nay. Hey. Para ma... Oh, sige ka lang. Oh, ayan. Para po sa inyo. Sino pa? Opa, boy. Okay, thank you. Ikaw? Salamat, sir. Okay. Oh, ayan. Thank you po ulit sa ating sponsor. Marami pong salamat. At hindi na po kami magtatagal dito sa sityo na to dahil gagabihin po kami. So, kailangan din po namin maka-uwi ka agad kasi malayo pa po yung aming lalakarin. So, thank you po sa inyo. Salamat na. Salamat. O, ingat po kayo. Sana po ay nakatulong kami sa inyong lahat.
Oh, God bless everyone. Bye-bye po. Bye-bye. Oh, sige po, pwede na po kayo umuwi sa inyong mga bahay. Oh, pwede na po kayo umuwi. Ayan. Oh, syempre, meron kasing mga bata dito. Meron kaming nadalang biskit. So, ibibigay natin yung mga biskit na naririto po sa mga bata. Okay. Matarang umpak, no? Tagayin na. Sige po, marami-marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. At aalis na po kami. Gagabingin po kami. Malayo po ang aming lalakbayin. Sinadya lang po namin isang sito kapugi para po tayo makatulong. God bless everyone. I love you all. Bye-bye po. Bye-bye! Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba, umuulan na. Pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. Yung on-off nyo lang. Tapos, nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin niyo na ulit. Ito lang gagamitin niyo, itatago niyo ito dahil dito niyo siya iipon.
out pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh deep ba? Ang ganda no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo na. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan, tingnan nyo yung ginawa namin. Oh, kumukuti-kuti tap ang gabi.